Season na ng ubo at sipon ngayon, and yun yung pinagdadaanan ko, grabe. Overnight, pagkatapos natin ni set up ang ating goldfish box, kagabi ay medyo cloudy yung tubig, ngayon ay crystal clear na ulit ang tubig dahil sa ating filtration system. So far, so good, wala naman tumalo na koi, wala naman tumalo na goldfish, ibig sabihin okay na okay itong tank na to para sa kanila. Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. With a minimum purchase of 100 pesos, get the sticker of the week plus one random Drip X One Piece Collection sticker natin. Dry 2B. Ano pang hinihintay mo? Add to cart ni Drip, checkout mo na yan. Recap lang, kagabi tinapos natin ang ating Drip Plant Box. Makikita nyo, ready na yung ating mga halaman. Nakatanim na silang lahat dyan sa ating Drip Plant Box. Okay na din ang ating water level. So ngayon, ano pang hinihintay natin? Paganahin na natin. This is long overdue. Ang gagawin ko, i-on ko na yung ating main pump. Papaganahin na natin yung sprinkler dun sa side na yun from the drip plant box. Yung tubig dito sa drip plant box mag-overflow dun sa ating dito, sa ating overflow dyan, papunta dito sa ating goldfish box. From the goldfish box, papasok dun sa drain na yun yung tubig. That one is connected sa ilalim through a PVC pipe papunta sa chamber number 1. Tinamba ko na lang dyan yung ating sunshade. Tapos dyan sa chamber number 1, nandyan yung ating mga filter brushes na kakonect yan sa chamber number 2. Nandito ang ating mga filter media. Tinop off ko lang siya ng bunch ng pennywort. Yung chamber number 2 ay nakakonect din sa chamber number 3. Yung chamber number 3, nandun yung pump. Ipapump ulit sa ating plant box para malinis ang ating tubig. Gagawin ko lang to, ipapakita ko sa inyo agad. Fully operational na ang ating drip plant box and ang ating goldfish box. Finally, after 6 months, ay nakonect ko na ang dalawang pond na to. Matagal ko na tong pangarap. So, gumagana na yung ating main pump. Dun sa line na yun, nag-sprinkle siya ng tubig. Dinadala yung tubig papunta dito. Tapos, na siya, nag-overflow na siya dito. Ayan yung ating mga koyo, sobrang gaganda ng kulay nila. Pero na tayo dito, babalikan na lang natin to sa gabi para makita natin yung tunay na ganda nito. Dumating na rin pala yung black mat na air hose natin. Papalitan natin yan para hindi masyadong visible dito dun sa black background natin. Ayoko kasing may iba masyadong kulay para hindi agaw atensyon. Gugupitin ko lang to, papalitan natin yung lahat ng air hose natin. Na-install ko na yung mga black hose natin and hindi na sila sobrang obvious na nakalutang galing dun sa ating compressor sa taas. So, sobrang ganda. Ito talaga yung pinaka gusto ko sa lahat. This is how the goldfish tank looks like after nating ayusin lahat ng mga filtration system. Kita nyo, crystal clear ang ating tubig at kitang-kita ang ating mga goldfish. Sobrang ganda talaga nila, as in. Here is a full view ng ating tank. Magpapan lang tayo papunta dito sa ating drip plant box. Kitang-kita nyo na crystal clear talaga yung tubig natin. Sobrang ganda. Ito na yung mga halaman na natanim natin. Sobrang nice din nila. Grabe. Makikita nyo on this side, nandito yung mga long plants natin. Yung mga jungle valve, valisneria corkscrew, hydrilla. Sobrang healthy nila tingnan. Mga common plants natin, nandyan yung water sprite. Ito yung dwarf red rubin. Ito yung normal size red rubin. Meron tayo sa mga ambulia. Meron tayong ludwigia pantanal. Meron tayong octopus. At marami pang iba. So, sobrang happy ko lang dito sa kinalabasan ng ating plant box, yung goldfish box. Ito na ang official drip pond. I decided na palitan tong cover natin, yung shade net natin, kasi every time na pumupunta ako dito, I find it really hard para tanggalin at ikabit pa ulit ang ating shade net. So, naisipan ko bumili ng PVC pipes. Thank you so much sa recommendation ni Sir Christopher Jose. This is gonna be a better option, lalo na kapag may bisita, pag may gustong mag-viewing dito. At least, hindi na i-disassemble pa ang ating shade net. Iaangat na lang yung PVC pipe. To open itong ating goldfish box kung gusto mo nila tingnan yung mga koi natin. Gagawin ko lang to. Ayan, nakasukat na yan dito sa aking goldfish box. Tapusin ko lang to, tapos papakita ko sa inyo after. Para dito sa ating drip plant box, maglalagay tayo ng mga assassin snails para walang pond snails na mamamahay dun sa ating mga aquatic plants. So, isiscatter lang natin dito sa ating drip plant box ang ating mga assassin snails. What's good about them, hindi naman sila kumakain ng halaman. So, perfect yan para sa ating mga plants. In the future, kapag nag-out tayo ng mga plants, siguradong walang pond snails na kasama.